Mga minamahal, nung ako po'y wala pa sa banal na gawain ito, para po akong butterfly, mga minamahal, kung saan po ako dapo ng dapo, kung saan-saan po ang iba't ibang congregation ng aking dinadaluhan. Alam niyo po, pag may narinig po akong evangelists o pastors na galing po sa ibang bansa, talaga po nga kami po'y dumadalo para madagdagan po ang aming pananampalataya. Pag may, iba, may mga pastor po na nag-imbita sa amin upang dumalo sa kanilang banal na gawain, pumupunta po kami, mga minamahal, subalit bigo po kami. Wala po kaming satisfaction, mga minamahal, sa spiritual. Araw-gabi, mga minamahal, nananalangin po ako. Nadalin po ako sa buong-buong katotohanan. Ang sabi ko po sa akin, sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ko pa po kilala at ang tunay na Diyos, ang sabi ko lang po, Lord, dalhin mo po ako sa totoong gawain na magkakaroon ako ng pag-asa doon sa buhay na walang hanggan. Lord, at talagang ang aking buhay, mga minamahal, ay maging karoon ng direksyon, isang direksyon lamang, yes, para sa ating pinakamamahal na Panginoon, nang mga awitin na aking papakinggan ay patungkol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, isang araw, ang aking pumalang kapatid na panganay, nakita po niya ang streamer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry taong 1985, mga minamahal, sa dako po ng Central Park. Ang paanyaya po ng ating pinakamamahal na Jesus na kung sino pong may karamdaman, dumalo sa banal na gawain. Dumalo po ang aking mahal na kapatid, mga minamahal, mayroon po siyang follicular cyst sa kanyang uterus. At ang kanya po, mga minamahal, kalahating kautawan ay sumasakit na po ito. Gabi-gabi, pumupunta po siya sa comfort room. Talaga po hindi po siya makatulog sa sakit po na kanyang nararamdaman. Subalit isang araw, mga minamahal, nakadalo po siya sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yeah, ang akin pong mahal na kapatid, pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Wala na pong cyst sa kanyang uterus, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako naman po, mga minamahal, tunay po naghahanap po ako ng tunay na kapayapaan. Saan-saan po, mga minamahal, hinanap ko po ang kapayapaan, subalit hindi ko pa nasumpungan. Subalit, mga minamahal, ang kapayapaan sa puso at isipan, dito ka lamang po natagpuan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nung araw po, mga minamahal, nakatira po ako sa dako po ng Quiapo, dahil working student po ako. Sa paghahanap ko po ng kapayapaan, talaga po saan-saan po kami pumupunta, nagnanonood ng mga sine, nagdi-disco. Subalit pagdating sa aming tahanan, nandun pa rin po umiiyak ako. Naghahanap ako ng kapayapaan sa aking puso't isipan. Subalit, mga minamahal, isang araw natagpong ko ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Nakilala ko ang totoong Diyos na nagpapago ng buhay, nagpapagaling ng karamdaman. Nakilala ko dito sa Jesus Miracle Crusade, binigyan po ako ng kapayapaan sa puso't isipan. Alam niyo po, mga minamahal, ako po ay mayroon sakit sa puso. Mayroon po akong rheumatic heart disease. Ang barbula po ng aking puso, may bara po yan. Pag ako po'y napapagod, nawawalan po ako ng malay. Alam niyo po, mga minamahal, isang patunay na ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Nagkaroon po ako ng physical examination sapagkat ako po'y kinukuha ng aking mahal na asawa sa dako po ng Saudi Arabia. Alam niyo po, mga minamahal, talagang nung ako po'y mag-undergo po ng echo dito, ako po'y humingi ng panalangin sa ating kagalang-galang na mahal ebanghelista. Nung ako po'y ini-echo dito na, mga minamahal, nung isinalang na po ako, ang sabi ko lang po, blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, kinabukasan pagkuha ko ng resulta ng aking echo dito, wala po akong karamdaman, negative, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nakarating po ako sa dako ng Saudi Arabia. Kaya po lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah.